malapit na tayo. Kakaliwa tayo dito sa may Barangay Andres. So meron dito ang babayaran na environmental fee. Yan, pa sa pagpasok dyan. Alam ko, 10 piso lang yun eh. Mukhang wala na yata dahil lumagbas na tayo doon sa may kanto, wala yung mismong tolda nung mga nagbabantay. Pero anyway, diretso na lang tayo. Ang dami nilo. Yan mga kalok, so nandito tayo ngayon sa Barangay Santa Ines. Yan, syempre yung una natin pinasukan, yung San Isidro, Barangay San Isidro. So kung gusto nyo pumunta dito, eh madali lang naman. So along Marilaki Highway lang siya, pagdating sa Manukan, paglagpas mo meron dong kanto, kaliwa ka lang doon, tapos dire-diretso. Siguro mga 10 minutes ride, makakarating ka na dito sa mismong Santa Ines. So ito yung mismong ilog. Yan. Kumbaga, sabi nga kanina ni Manong, kaya medyo nabago yung itsura dahil nga nung bumagyo, tumaas, tumataas yung tubig dito. Pero napakaganda ng lugar na to. Dahil napaka-peaceful, walang signal. Talagang kayo-kayo lang, banting lang talaga. Ito yung pinaka masarap na parte kapag nasa tabing ilog ka, magkape. Yan, meron tayong sky place galing sa langit. Siyempre dapat, kapag meron kayong mga ganit ng plastic, dapat pag alis nyo, or, ay, nahulog! Pag alis nyo, dapat dalin nyo, diba? Huwag nyong itatapon dito sa mismong ilog kasi mawawa naman ng kalikasan. May trash din ba doon? Mga palayap. Lamig! Grabe! Hindi, joke lang. So, yung kasama natin ay pang maligo. No? Lamig daw. So, yung klima dito, yan, umaaraw, umuulan. Normal na yun dito, sa lugar na to. So, dun sa mga cottage dito, meron silang mga binabayaran. Meron ka lang ngayong babayaran na 300 pesos. Nagtaas na sila. Dahil nung first time kong pumunta dito, 200 pesos lang. Tatlo kami. Pero ngayon, 300. Yun, dalawa kami. So, medyo mabigat. Dahil since 300. Pero kung siguro mga apat kayo, sulit na yun. Mm-hmm.
tapos na kami mag-ilog ni Mrs. Yan. So, malapit lang tong lugar na to. So 2 hours from Metro Manila kung galing ka siguro ng Quezon City or less than pa. And then yun nga, pagpasok mo lang talaga dito, siguro rough road. Pero dun sa may bandang unahan, sementado pa naman, dito lang sa may kalagitnaan na. And then yun nga, siguro mga rough road na to, mga abutin ka ng 7 to 10 minutes. Yan yung ano. So yan, makikita naman nyo kung ano yung dinadaanan natin. So maganda yung pagka-rough road naman dito, hindi naman ganun kadelikado dahil matitigas tsaka may mga graba siya. Kaya if ever man na umuulan, hindi lulubog yung gulong mo. Yan. Pero syempre dapat magdoble ingat pa rin tayo. At yun nga, so hanggang dito na lang. So see you on my next video, on my next travel. So this is Loki Moto. Sana nagustuhan nyo tong another road trip namin ni Mrs. Yan. And then, yan, kung mga gusto nyo mga ilog talaga, yan, subaybayan lang nyo ako. So anyway, this is Loki Moto, road trip